Hey, what's up? It's me, Renhard Taha. So today's video is about the cordless hammer drill, the performance of it in the steel, concrete, and wood. Let's see if maganda ba yung performance and quality ng mga drill bits. Alright, let's go. So natry na natin ito kahapon, kaso ayaw ma-render ng video. Ito yung kahapon na check. So ito yung kahapon. So nasa nasa 7mm yung thickness nito, and yung time niya is nasa 4 minutes. Yeah, 4 minutes na tinabutasan yung 7mm na kapal ng steel. So to begin, mag puncher muna tayo dito sa ating bubutas. And by the way, kahapon nakapagbutas na tayo, kaya ang puncher natin is bumigay. Isang gamitan lang natin, no? Medyo mahina. So to check the thickness of the steel, ito ay nasa around 5mm. Ito try natin is itong 5mm. So start na tayo mag-drill. Let's go. Time is 12 noon. 14. Okay. Let's start. Yun, nabutas na yung ano, and 12:01:35. So ito yun. So yun, 5mm, more than a minute niya nabutas yung steel. Next is try natin sa kahoy. Let's go. Same, 5mm din. This time, try natin sa wood. Time check is 12:09:07. Start to. Natapos tayo ng 12:09:35. So try natin naman sa second gear. Speed up tayo. Start tayo sa 10:05:01. Let's go. 10:05:01. High speed. Yun, natapos tayo ng 11:08. And information lang, itong kahoy na gamit natin is Gemelina. Hindi siya masyadong hardwood. Next is sa concrete. Let's go. So ito yung sample ng butas sa hollow blocks. Yeah, hindi na tayo magbubutas ulit. Hindi na tayo, baka pagalitan pa. Alright. And that's it for this video. Sana natanong ko yung tanong ni Sir Jean Paul Halili. Sa tingin ko, capable naman yung hand drill ng Makita, and malakas, mabilis naman, and especially powerful naman. Comment down kung sa mga tanong nyo pa para masagot natin for the next video. Hit the like button, subscribe, and click the notification bell. So that's it. See you guys in the next video. Peace.